Bumati ka muna. Maayong hapon kaninyong tanan sa akong mga amigo diha sa Dumaguete, sa Negros, sa Leyte, ang mga parientes diha, mga kapatid ko na dyan sa Pasay, sa mga amigo ko diha sa Pasig City. Lalo ko diri sa Wawaw Win! Saan ka? Tiga saan ka, Ken? Leyte po. Leyte. Leyte. Ano ginagawa mo? Titinda po ng mais sa umaga tapos call center sa gabi. Sa umaga, tinitinda ng mais. Opo. Saan ka natitinda? Pasig po, sa Katagig. Ngayon, pag umaggabi. Call center po. Call center daw. Thank you for calling Wawa Win. My name is Ken. How can I help you? Ay. Tuk-tuk. Okay. So ano ginagawa mo? Father's Day ngayon. Ano ba? Ilan ang anak mo? Isa po. May isang anak. Lalaki, babae? Babae. Nasaan ngayon? Nasa bahay. Ano mo sinama? Baby pa po eh. Ah, baby pa. Ilang buwan? 1 year and 3 months. Ah, baby pa. Ayun ah. Cute ah. Okay, sige. Ano pangalan ng baby mo? Bria. Bria? Parang Bria Homes. Oo nga, no? Oh, house and love from Bria. Okay, bago lang siya. Asan ang mami niya? May asawa ko, Will. Ano may asawa? May asawa po siya. Hindi niyo po sinabi sa akin na may asawa siya. Nagkakilala kami sa Facebook. Tapos, ayun, nagkaroon kami ng ugnayan. Nasa abroad pa siya nun na nagka-message-message kami. Saan abroad? Sa Kuwait po. Kuwait, and then? Tapos, sabi niya, pag uwi niya, magkikita kami. So, yun, nakita kami. Tapos mas lumalim yung ugnayan naming dalawa. Nung ba nagkita kayo? Nagsama kayo? Tumuloy siya sa akin. Matagal? Mga months din. And then? Tapos hanggang sa, ayun, nabuntis. Nung nabuntis siya, doon niya lang sinabi na, kasi, inaya ko siya ng kasal. Sabi niya, hindi pwede. Sabi ko, bakit hindi pwede? Hindi pwede. Kung pwede ngang hindi mabuo itong batang to eh. Sabi ko, ipaliwanag mo sa akin. Gusto kong maintindihan. Bakit hindi pwede? Kaya ko naman panagutan. Magtatrabaho ko mabuti. Doon niya sinabi, may asawa siya. Meron na siyang dalawang anak. Kasal sila. At ayaw niya daw masira yung pamilya nila. Pero hindi ko maintindihan. Buntis siya. Paano niyang iaharapin yung asawa at pamilya niya? Nakiusap siya sa akin na itago ko siya. Nangupahan kami sa Paranaque. Hanggang sa manganak siya. Mm-hmm. So tinago niya yung bata? Hanggang ngayon ba, hindi alam ng asawa niya? Totoo? Sa palagay ko po, hindi alam. Kasi yun ang gusto niya eh. Huwag malaman. Nasaan na yung babae? Hindi ko alam. Binlock niya ako sa Facebook. Hindi ko na makontak yun. Nung nanganak siya, nasa poder mo? Nasa akin. Tapos umalis na lang siya, bigla-bigla? Nang 2 buwan, nasa akin siya. Pinaka-masakit, Will, nung pagkapanganak ni Baby, halos ayaw niya hawakan. Yung bata? Iniisip niya, mas iniisip niya na masisira yung pamilya niya eh. Kasi, hindi naman, ano yun, tuta. Bata yun, tao. Halos ayaw mong alagaan. At saka anak niya yun. Anak niya yun, di ba? At mas pinili niya bumalik sa pamilya niya. Will, masakit pero ayoko rin naman makasira. Mm-hmm. Natutunan ko lang tanggapin. Hinayaan ko na siya. Umalis. Iniwan sa akin yung bata. Hirap na hirap ako. Di ko alam. Di ako nakakapasok ng ilang araw. Dahil di ko alam kung paano kaalagaan yung bata. Di ko alam kung paano maging nanay. Babae?
babae po. Hanggang sa minsan nakikiusap ako sa boss ko na, "Boss, baka daw makapasok, baka maliit ako." Sabi ng boss ko, "Dali mo na dito yung baby, ako na mag-aalaga." Well, minsan nakikiusap ako kung kaninong tao. May mag-alaga lang sa anak ko, makapasok ako, makapaghanap buhay ako. May umabot ako sa point na iiwan ko dun sa lady guard yung baby ko. Andun yung gatas, bibigay ko lang diaper. Balik ako nalang pag-break. Nakikisuyo ako. Minsan masakit sa dibdib kasi parang ako nag-iwan ng alagang aso. Sabihin ko lang, pakibantayan. Sino nagbabantay ngayon? Ngayon, iniwan ko lang muna sa aming kamag-anak. Minsan po, nanay ko, ayan, tapos salitan na po kung sino po yung available sa amin. Sa bahay. Sige, sino kasama mo? Papakilala ko po sa inyo, ang napakaganda at may crush kay Will, si Mama Vilma! Ay, Nanay Vilma! Will, nagpapasalamat ako at nakasali ang anak ko rito. Mm-hmm. Ngayon, nabigyan siya ng pagkakataon para makapagsalita. Alam mo na, maraming nanonood sa kanya ngayon. Kung gaano namin katagal linihim yan, ngayon alam na ng tao. Kasi alam mo naman ng tao, magaling manira. Siguro ngayon, maintindihan nila ang anak ko. Ano gusto niyo sabihin po kay Ken, sa anak niyo? Ken, nagpapasalamat lang ako dahil bilang isang ama, nagagampanan mo yung tungkulin mo sa anak mo. At madali siyang nakaka-recover kung ano yung naging problema niya. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na pag may problema, magbibisyo. Siya hindi po. Nakatutok po siya sa pamilya. Kung ano yung mga problema ng ibang kapatid niya at kaya naman niyang ibigay, ibibigay rin niya po. Kaya napakaswerte ko po kay Ken. Mahal na mahal ko po anak ko. Ma, napakaswerte ko din. Ikaw yung nanay ko. Kasi kahit tatay na ako, kailangan ko pa rin ng nanay. Tuwing nahihirapan ako, andyan kayo. Sorry din kasi, buhat nung magkaanak ako, di na ako masyado makatulong sa inyo. Alam niyo naman, kaya ako nagsasumikap. Para maiaahon kayong lahat. Pero, siyempre, ang hirap pagsabayin, maging tatay, maging kuya. Alam ko, maasa kayo na ako lang yung makakatulong sa inyo, pero ginagawa ko naman lahat ng kaya ko. Sorry din kasi ang dami ko rin pagkukulang bilang isang anak. Pero feeling ko naman blessed ako hanggat nandiyan kayo sa tabi ko. I love you, Ma. I love you, anak. Okay lang yun. Ganun talaga ang pagsubok. Ang ganda na sinabi ni Ken. Kahit natatay na ako, kailangan ko pa rin ng isang ina. So, dahil po sa inyo eh. Okay ka lang, Ken? Meron ka bang message sa nanay ng anak mo? Huwag mo nang bakitin yung pangalan. Nauunawaan ko kung ano yung naging pasya mo. Nasaktan ako, pero kailangan ko magpakatatag para kay baby. Kung ano man yung pinagsamahan natin, yung mga magagandang alaala, tatago ko yun. Habang buhay, naging parte ka ng buhay ko. Minahal kita ng totoo. Sana maging masaya kayo.
akin ang pag-ibig mo. Alam ko rin, di na ako ang siyang pintig ng puso mo. Sadyang kay hirap natanggapin ang ganito. Pagising ko, hindi na nga ako. Kahit hindi naging tayo, masaya pa rin ako na nakikitang kay ligaya mo. Kahit pinagpalit ang tulad ko, matatanggap ito at di ako magtatampo. Basta't ang mahalaga ay naging bahagi ka ng buhay ko. Palapakan po natin si Ken. Ganda. Anyway, life goes on. Alam mo, ako ah, mas masarap yung ikaw yung iniiwan kaysa ikaw ang nangiiwan. Totoo yan. Mas masarap yung pakiramdam ng ikaw ang haapi kaysa ikaw ang nangahapi. Tama, Will. Mas masakit yung, o mas masarap yung ikaw ang nasasaktan kaysa ikaw ang nananakit. And that is what you call being human being. Yung pagkatao mo, hindi ba? Wah! Hindi kami ugaling hindi tao, di ba? Pero, believe ako, Happy Father's Day sa inyong tatlo. Happy Father's Day, Will. Ha? Happy Father's Day.